Ako si Mai Salazar, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Sports. Sa ulo ng mga balita, DOH na itala ang pagtaas sa mga kaso ng dengue. PSA nagbabala sa publiko ukol sa mga nag-aalok ng pera kapalit ang national ID. Calamity fund para sa taong 2025 tumaas. Kamara, kunestyon ng PNP kaugnay ng matagal na pag-aresto kay Kibuloy at Alice Go. 6-year term ng mga BSK officials isinusulong. Golden Boy Kaloy at Filipino Olympians nakauwi na ng Pilipinas. Patas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita ngayong linggo, ayon sa pinakahuling datos ng Department of Health o DOH noong 3 ng Agosto, nasa mahigit 136,000 kaso ng dengue ang naiulat. 33% mas mataas kumpara sa mga kaso sa parehong panahon noong nakaraang taon. Samantala ay mas kaunting pagkamatay naman dulot ng dengue ang naitala ngayong taon kumpara noong nakaraang taon. Ayon sa DOH, ang pagbaba ng bilang ng pagkamatay sa kabila ng pagtaas ng mga kaso ng dengue ay indikasyon na ang publiko ay mas naging maagap sa paghingi ng konsultasyon at mas napabuti ang pamamahala ng mga ospital ukol dito. Samantala ay patuloy pa rin hinihikayat ng DOH ang publiko na sundin ang 4S strategy upang labanan ang dengue. Angkop pang balita, dumalo sa Luzon Regional Management Seminar 2024 ng Private Hospitals Association of the Philippines Incorporated o PHAPI ang Department of Health o DOH na kinatawan ni OIC Assistant Secretary Dr. Albert Francis Domingo. Sa nasabing kaganapan ay nagbahagi ng mga rekomendasyon ang mga ospital na mga pribadong ospital mula sa buong Luzon at tinalakay nito ang mga issue ukol sa kung paano maaaring makinabang at makapag-ambag ang pribadong sektor sa pagpapatupad ng Universal Healthcare o UHC sa bansa. Binigyang diin ni ASEC Domingo na handa ang kagawaran na makipagtulungan sa mga pribadong ospital dahil inaasahan ang mataas na demand para sa mga serbisyong pangkalusugan, lalo na ang primary care. Sa ibang usapin naman, pinag-iingat ng Philippine Statistics Authority o PSA ang publiko sa mga taong nag-aalok ng pera kapalit ng litrato ng kanilang National o PhilSIS ID. Paalala ng ahensya, dapat na sa otorisadong tao lamang ipinapakita ang National ID at hindi kung kani-kanino lamang. Ito ay upang maiwasan ang insidente ng identity theft at paggamit sa mga illegal na gawain. Itinaas naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Calamity Fund para sa taong 2025. Ayon kay Makati Representative Luis Campos Jr., mula sa 20.5 billion pesos ngayong taon ay itinaas ang Calamity Fund sa 31 billion pesos para sa susunod na taon. Paglilinaw ni Campos, 14.7 billion pesos dito ay para sa pagsasaayos ng mga napinsalang infrastruktura. 7.7 billion pesos naman dito ay para sa Quick Response Fund at frontline departments ng gobyerno. Pagbabawal sa isabong, yan lamang ang isa sa mga tinututukan ng Kongreso upang sugpuin ang kriminalidad na laganap sa bansa. Para sa detalye, tunghayan si Jade Buhoy. Isinulong na ng Komite sa Kongreso ang pag-aproba sa batas na nagbabawal sa isabong o online na pagsasabong. Sa kabila nito, aminado ang Kongreso na ang isabong ay hindi basta-bastang masusugpo. Kaya't pinagpapatuloy nila ang inihaing kautosan ni Pangulong Bongbong Marcos na Executive No. 9 noong taong 2022 na nagsuspinde sa buong bansang operasyon nito.
Ayon naman kay Cavite 6th District Representative Antonio Ferrer, ang paglaganap nito ay nakaangkla na sa kultura ng Pinoy kung kaya't kinakailangan ang kooperasyon ng PAGCOR para sa pagkokontrol sa isabong. Dagdag pa ni later Representative Richard Gomez, ang isabong ay nananatili dahil hawak ito ng mga kilalang personalidad kung saan nagiging mahirap ang pagbabawal nito. Dahil kahit hindi pahintulutan ng DICT ang pagpapatakbo nito online, ay makakahanap pa rin aniya ng iligal na pamamaraan ang mga ito. Binigyan din niyang inamin ng pinuno ng PAGCOR na si Alejandro Tenco na mayroon pa rin 2,000 isabong site sa bansa. Paglilinaw din ni Camarines Sur Representative Arnie Fuentevella, ang epekto nito sa lipunan ay malubhang nakakasira hindi lang sa buhay ng mga kabataan, maging sa pamilyang sangkot din dito. Bahagi sa kanilang talakayan ay ang pagbumungkahi na imbestigahan ng kapulisan ang mga sabungan at kumpiskahin ang mga kamerang gamit sa pagpapalabas ng mga sabong online. Ang pagbabawal sa online sabong ay muling isinusulong alinsunod sa pagban ni Pangulong Marcos Jr. sa operasyon ng Pogo sa bansa. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Dadagdagan ng Department of Migrant Workers o DMW ang tulong pinansyal para sa mga distressed overseas Filipino workers o OFWs at sa kanilang pamilya sa ilalim ng Agarang Kalinga at Saklolo para sa mga OFWs na nangangailangan o Action Fund. Sa ilalim ng Department Order No. 05 Series of 2024, karaniwang halaga ng tulong ay nagsisimula sa 30,000 pesos. Habang ang OFWs na lubhang apektado na wala ng trabaho dahil sa ekonomiya, biktima ng pang-aabuso, paglabag sa kontrata, biktima ng illegal recruitment, biktima ng mga kalamidad at nakakulong na naglilingkod sa kanilang sentensya ay makakatanggap ng tulong na 50,000 pesos. 75,000 pesos naman sa mga OFW na may malubhang karamdaman na kakaranas ng pang-aabuso na nagre-resulta sa pisikal na kapansanan na wala ng tirahan dahil sa digmaan at ang mga kamag-anak ng OFW na nasa death row. Samantala, 100,000 pesos naman para sa mga kamag-anak ng mga OFW na pumanaw dahil sa natural o aksidenteng mga dahilan, mga pumanaw sa loob ng isang taon mula sa pagdating sa Pilipinas. Samantala, bago pa man ang nakatakdang pagbubukas at pagtatapos ng retrofitting ng EDSA Kamuning flyover sa buwan ng Oktubre, ay napaaga ang pagtapos at pagbubukas nito sa motorista. Ang detalye sa ulat ni Princess Castro. Bukas na ang EDSA Kamuning flyover sa mga motorista simula ngayong Huwebes, 15 ng Agosto, matapos ang 3 buwang retrofitting sa tulay. Ito ay mas maaga ng 2 buwan kumpara sa nakatakdang pagtatapos nito sa buwan ng Oktubre. Ang anunsyong ito ay mula sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA at Department of Public Works and Highways o DPWH. Sa kabila nito, sinabi ni DPWH National Capital Region Regional Director Loretta Malaluan na patuloy pa rin ang ilang pagkukumpuni sa ilalim na bahagi ng tulay. Kapansin-pansin din ang bahagyang pagluwag ng daloy ng trapiko sa katimugang bahagi ng flyover bunsod ng pagbubukas nito. Susunod sa DPWH ay ang pag-retrofit sa ilang bahagi ng Guadalupe Bridge kung saan nasa planning stage pa lang ang estado ng proyekto sa kasalukuyan. Samantala, una na rin sinabi ng MMDA na magkakaroon ng temporary bridge sa tabi ng naturang tulay upang mapamahalaan ang trapiko. Sa kabilang banda, ongoing na ang retrofitting sa Magallanes Flyover sa Makati City. Kaugnay nito ay tiniyak naman ng DPWH at ng MMDA na hindi makakaapekto sa daloy ng trapiko ang proyekto sa Magallanes dahil isinasagawa lamang ito tuwing gabi taliwas sa round-the-clock work sa katatapos na proyektong flyover. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Susunod sa News Force.
Alice Guo sinibak na sa pwesto bilang mayor ng Bamban, Tarlac. Smartmatic founder, ex-vice president, sumuko na sa kasong panunuhol noong 2016 elections sa Pilipinas. Tax exempt sa insentibo ng mga atleta, aprobado na sa ikalawang pagbasa ng Kamara. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Mula sa pagiging suspendidong alkalde ay tuluyan ng sinibak sa pwesto si Alice Guo. Ito ay matapos na maglabas ng resolusyon ng ombudsman na nakasaad na guilty si Guo sa grave misconduct. Francis Riodique para sa balita. Tuluyan ng sinibak sa pwesto si Alice Guo bilang mayor ng Bamban, Tarlac. Ito ay matapos ilabas ang 25 pahinang resolusyon ng ombudsman laban kay Guo. Nakasaad dito na napatunayang guilty si Guo sa grave misconduct. Kaya naman ipinawalang bisa din ang mga benepisyong matatanggap ni Guo mula sa pamahalaan. Hindi na rin siya maaaring tumakbo pa sa anumang pwesto sa gobyerno. Umugong ang isyong ito matapos masangkot si Guo sa ilegal na operasyon ng Pogo sa Bamban, Tarlac. Kasama ding iniimbestigan sa Senado ukol sa totoong katuuhan ni Guo matapos matuklasan ang mga irregularidad sa kanyang mga dokumento. Samantala, isinilbi ng Commission on Elections o COMELEC ang subpoena sa Bamban, Tarlac kaugnay ng complaint na misrepresentation ng ahensya laban kay Guo. Bigong mamataan si Guo ngunit tinanggap naman ito ng isang tauhan ng kanilang farm ngunit hindi ito pinirmahan. Sa kasalukuyan ay kumpiyansa ang pamahalaan na hindi pa nakakaalis ng bansa si Guo. Francis Riudike, nag-uulat para sa One Media Network. Dagdag na ulat, muling kinwestiyon ng Philippine National Police matapos na hindi pa rin maaresto ang mga high-profile fugitives na sina Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Quiboloy at dating Bamban, Tarlac Mayor Alice Guo. Francis Riodique nagbabalik para sa balita. Sinilip sa isang pagdinig sa Kongreso ang kabiguang maaresto sina Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Quiboloy at dating Bamban, Tarlac Mayor Alice Guo. Kwinestiyon ni Kabataan Representative Party List Raul Manuel ang Philippine National Police dahil sa matagal na hindi pagkakaaresto sa dalawang high-profile fugitives. Kahit na naisuhan na umano ng warrant of arrest si Quiboloy at Guo, ay bigo pa ring maaresto ng mga opisyal ng PNP. Pagigiit pa ni Manuel, hirap ang PNP sa mga umano'y big-time fugitives, ngunit kapag ordinaryong tao lamang ay mabilis maaresto ng PNP. Matatanda ang sinabi ni Davao Police Regional Director Police Brigadier General Nicolas Torre III na nasa Prayer Mountain lamang si Quiboloy sa Davao City. Halos 5 buwan na ang nakalilipas ng isuhan ng arrest warrant si Quiboloy. Kumpiyansa naman ng Bureau of Immigration na hindi pa nakakalabas ng bansa si Guo at si Quiboloy. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Sa kinakaharap na alegasyong pagbibigay suhol at money laundering noong 2016 elections sa Pilipinas, sumuko na ang founder ng Smartmatic na si Roger Piñate at dati nitong vice president ng hardware development na si George Miguel Vasquez sa Estados Unidos. Isinagawa ang umano'y panunuhol upang makakuha ng mga kontrata ang service provider sa Pilipinas, kung saan taong 2015 at 2018, sina Piñate, Vasquez at iba pa ay nagbigay suhol kay dating Philippine Commission on Elections o COMELEC Chief Andres Bautista nang hindi bababa sa $1,000,000. Matatanda ang ipinagbawal ng COMELEC ang Smartmatic noong nakaraang taon na sumali sa anumang pabidding ng komisyon.
Isa pang maugong na balita, isinusulong ngayon sa Kamara na gawing 6 na taon na ang termino ng mga barangay at sangguniang kabataan officials. Ito ang inanunsyo ni House Speaker Martin Romualdez na inihain na ang House Bill 10747 sa Kamara. Ayon kay Romualdez, makatutulong ang panukalang batas na ito na magkaroon ng sapat na oras ang mga opisyal ng barangay na ipatupad ang mga pangmatagalang programa. Kung sakaling maisabatas man ito, ay asahan itong isakatuparan sa BSKE sa 2029. Dahil sa mababang antas ng edukasyon sa bansa matapos ang resulta mula sa Program for International Student Assessment o PISA, nagpahayag ang Kongreso na nararapat suportahan ang Department of Education o DepEd sa kabila ng isyung kinakaharap nito matapos ng pagbitiw sa pwesto ni Vice President Sara. Para sa detalye, tunghayan ang ulat ni Jade Buhoy. Nagpahayag si Davao House Leader at Vice Chairperson ng House Committee on Appropriations na si Maricar Zamora ukol sa karagdagang pondo para sa sektor ng edukasyon. Aniya, sa kabila ng isyong kinakaharap nito, marapat na paigtingin ang pondong ibibigay rito para sa ikaaangat ng antas ng mga mag-aaral sa bansa, kung saan nasa pinakamababang puwesto ang mga mag-aaral pagdating sa iba't ibang asignatura gaya ng mathematics, science, maging sa pagbabasa. Kanyang binigyan diin na ang punot dulo ng krisis sa edukasyon ay nananatili pa rin sa kabila ng pagbitiw ni Vice President Sara Duterte sa ahensya. Paglilinaw niya, kinakailangan maging epektibo ang mga pagbabagong ipapatupad sa sektor, maging ang bagong mamumuno rito. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Ibinahagi naman ng Philippine National Police o PNP na naging mapayapa ang 3 araw na transport strike dahil wala itong naitala na untoward incident. Yan ang balitang hatid ni Daniza Lopez. Sa transport strike na ikinakasa ng grupong Piston at Manibela, ay malugod na ibinahagi ng Philippine National Police o PNP na pangkalahatang mapayapa ang protesta dahil wala pa rin itong naitatala na untoward incident. Payag ng PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, maximum tolerance ang ipinatutupad ng PNP para sa seguridad ng publiko, kung saan tiniyak din niya na sapat ang kapulisan para sa pagpapanatili ng kapayapaan sa protesta. Patuloy naman ang paalala ng PNP sa mga nagpoprotesta na huwag maging bayolente at galangin ang desisyon at karapatan na tumanggi ng mga hindi nais lumahok. Mayroon namang libreng sakay na alok ang PNP at Office of the Vice President o OVP para sa mga apektadong mananakay. Daniza Lopez, nag-uulat para sa One Media Network. Bunsod ng mga insentibo, award at bonus na natanggap at matatanggap ng mga Olympian na lumaban sa Paris Olympics ngayong taon, ay pasado na sa 2nd pagbasa ang panukalang magtatanggal ng buwis sa mga gantimpala ng mga atleta. Ang kaganapan, yan ang alamin sa ulat ni Princess Castro. Pasado na sa 2nd pagbasa ng Kongreso ang panukalang batas na magtatanggal ng buwis sa lahat ng insentibo, reward at bonus na matatanggap ng mga pambansang atleta kasama ng kanilang coach. Ito ay sa ilalim ng House Bill No. 10723 na layong ilibre sa buwis ang mga insentibo, reward, bonus at iba pang uri ng emolument na matatanggap ng mga delegado ng sports. Kaugnay ng pagsusulong sa panukalang ito ay ang pagkilala sa mga sakripisyo at dangal na ibinibigay ng mga atleta maging ang mga coach sa larangan ng palakasan. Kaya ayon kay Quirino Representative Midi Cua, idinagdag na nila sa panukala ang pag-exempt ng mga donasyon mula sa buwis para sa buong pagsasanay ng mga atleta dahil anya hindi naman ay sasakatuparan ng tagumpay ng magdamag lamang. Bukod dito ay
kinumungkahidin ng naturang panukalang batas na alisin na rin ang anumang time restriction sa pag-avail ng tax exemption sa panahong ang mga insentibong matatanggap ng mga atleta ay naibigay na sa Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee at Philippine Paralympic Committee. Sakaling may sa batas ito, ang panukalang batas na ito ang aamyenda sa Republic Act 10699 o ang National Athletes and Coaches Benefits and Incentives Act. Matatandaang nitong matis ay nakabalik na ng bansa ang two-time Olympian gold medalist at gymnast pride na si Carlos Yulo kasama ang ilan pang mga Olympian na lumahok sa Paris Summer Olympics 2024. Kasabay nito ay ang paggawad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mga insentibo sa mga nagwaging pambato maging ang insentibong 1,000,000 piso para sa mga Olympian na hindi nag-podium finish. Princess Castro nag-uulat para sa One Media Network. Nakauwi at nagbabalik na ng bansa ang double gold Olympic medalist at gymnast pride na si Carlos Yulo, kasama ng iba pang mga bayaning atletang nagrepresenta sa Pilipinas sa Paris Olympics 2024. Ang madamdaming kaganapan yan ang muling tinutukan ni Princess Castro. Pasado alas 7 ng gabi nang makalapag ang eroplanong sinasakyan ng mga Filipino Olympian na lumahok sa Paris Summer Olympics 2024 kung saan naging mainit ang pagsalubong at pagtanggap ng kanilang mga kaanak maging ng mga supporters ng mga ito. Habang isa-isang bumababa ang mga Olympian ay kasabay nito ang pagtugtog ng kantang We Are the Champions mula sa bandang Queen na tinugtog ng honor guards. Una sa mga lumabas at bumaba ng eroplano ay si Olympic 6th placer at weightlifter Elrin Ando na sinunda ng iba pang Olympian tulad ni na Olympian boxers Umir Marshall, Carlo Paalam at Hergie Bakyadan, weightlifters John Ceniza at Vanessa Sarno, athletics pride Lauren Hoffman at John Cabang Tolentino, at ang 4th placer at Olympian pole vault pride na si EJ Obiena. Samantala, masigabong palakpakan at malakas na hiyawa naman ang sumalubong sa pagbaba ni na Filipina boxer at Olympic bronze medalist Ira Villegas kasabay ni na two-time Olympic gold medalist at gymnast pride Carlos Edriel Yulo at Olympian boxer at bronze medalist Nesty Petesio dala ang watawat ng Pilipinas. Magiliw na kinamayani na Yulo at ng iba pang mga atleta ang mga batang estudyanteng sumalubong mula sa paaralan ng Villamore Air Base Elementary School. Bukod dito ay sinalubong rin sila ng kapwa atleta na sina Filipina rower Giovanni Delgaco, Olympian swimmer Kyla Sanchez at Harold Hutch, Olympian martial artist Kiyomi Watanabe at Filipina fencer Samantha Catantana. Ilang mga kaanak at malapit na kaibigan din ang sumalubong sa mga atleta na naghandog ng mga bulaklak at mahigpit na yakap bilang salubong sa kanilang pagbabalik. Naging emosyonal din ang pagtatagpo ng pamilya ni Petesio kung saan hindi nito napigilang mapaluha. Samantala, nagbigay naman ng maikling pahayag si Coach Allen Aldrin Castaneda sa kung ano pa ang susunod para kay Yulo. Off-season muna kami ngayon, so after mga 1 month or 2 months, makabalik na po kami. Ang pahayag na ito ay batay sa planong muling pagsabak ng Golden Boy na si Caloy sa LA Olympics 2028. Lubos naman ang pasasalamat ng Malateborn Pride sa lahat ng mga sumuporta sa makasaysayang laban niya sa Olympics. Makaraang makalapag ng eroplanong sinasakyan ng mga atleta dito sa Pasay ay didiretso ang mga ito sa Malacañang kung saan sasalubungin sila ng kanilang mga kaanak at ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang gawara ng pagkilala sa kanilang husay, talento at dangal na ibinigay sa Pilipinas. Mula rito sa lungsod ng Pasay, Princess Castro nag-uulat para sa One Media Network.
At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, DOH na itala ang pagtaas sa mga kaso ng dengue. PSA nagbabala sa publiko ukol sa mga nag-aalok ng pera kapalit ang national ID. Calamity fund para sa taong 2025 tumaas. Kamara, kunestyon ng PNP kaugnay ng matagal na pag-aresto kay Kibuloy at Alice Go. 6-year term ng mga BSK officials isinusulong. Golden Boy Caloy at Filipino Olympians nakauwian ng Pilipinas. Patas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit ng mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at update sa aming Facebook page, facebook.com/onemedianetwork. Ako si Mai Salazar at ito ang News Force.